Ito na naman guys, si Juan de la Sag, sa mga hindi nakakakilala, ako po si Juan de la Sag. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo sa channel na to, i-hit nyo po yung notification bell, i-press nyo po yung all para ma-notify kayo sa lahat na video nilalabas ni Juan de la Sag. Okay, ngayon guys ay magte-test tayo ng inverter welding machine. Ang gagamitin ko guys ay 6011, 6013, 6030 na yung maliliit at 6030 na yung malalaki. Tapos subukan natin sa 7018. Okay, yan guys, subukan natin pang welding. Ayan. Okay, lagay natin isang setting. Ayan, tatlo sila. Tapos subukan natin sa isang klaseng welding rod. Halos magkapares sila ang bigat. Kaya magkapares yung sukat ng butas niya guys, para kahit pwede natin paligtarin. Marami kasing nagsasabi na parang hindi naman daw yata gumagawa si Makita ng welding machine. Kaya ang alam nila ay hindi sa kanya yan. Kine-claim niya kasi ay 300 ampere. Ayan yun ang claim niya. Kaya dapat patunayan niya 300 ampere siya. Kasi maraming namamali ngayon eh ng bilay kasi masyadong overcurrent yung isang appliances, tapos ay mura siya, very light yung kanyang wire. Pandarin natin to, set natin ng 50 ampere. Oops, lakas mo ha. Okay, 51 na lang. Patayin muna natin. Tapos ito 50 ampere din lang. Yan, sakto natin para ano, kasi malaki naman siya eh. Okay, si Lotus 50 din lang. Sakto natin para hindi madaya. Okay, 50 ampere. Okay, ngayon uunahin natin si Lotus pala. 6030 na yung maliliit. Yan, pampainit muna. Bale, ang issue dito guys ay hindi sa ganda ng welding machine, ah, yung pag-welding, kasi hindi ako marunong guys. Talaga hindi ako marunong mag-welding. Ang issue dito ay yung lakas talaga ng welding. Pare-pare sila ng set. Okay, susubukan natin yung pangalawa, si Safe Weld. Tawin natin. Ang susunod naman ay si ito, si pasensya na, Makita. Talaga hindi handa yan, kabila pa lang click yan eh. Bihira. Yun na, yun. Yun oh. Panglata to guys, panglata. Lata ng sardinas. Yun oh. Okay, wala guys, wala. Hindi niya kaya. Ito guys yung welding ni Lotus. Yan. Okay, siguro aware naman kayo sa kumbaga luto niya. Ito naman yung isa. Halos parehas sila. Ang hindi lang maganda yung talagang welding ko. Ito naman yung isa, yung pinaka maliit. Syempre maliit din yung welding niya. Aga-aga baka chancing ko yung ginagawa. Okay, pare-pares na ampere ha. Tapos na natin sa ano, sa sigurado. Pagtatasan pa natin yan ng klase ng rod.
60-70, pero yung mas malaki nga lang siya, sigurado hindi na niya kaya. Ayan, kaya tatasan natin si Makita ng ampere. Gawin natin 100 ngayon. Set natin ng 100. Okay. Sa dalawa, pares pa rin na 50 ampere. Okay, mamaya na to para may thrill naman. Bukan muna natin kay Oslo. Okay, next ay yung isa. Na malaki para kay Makita, merong 100 ampere ngayon. Wala na. Wala na guys, lumilipad. Ito guys, yung sinubukan natin lahat sa kanila, 60-13. Ordinary na yung malalaki. Okay, pero hindi kinaya ni Makita. Okay, patayin na natin. Okay, yan siya guys. Siguro kung magaling na welder, may raraos nila yung 50 ampere guys na maganda yung welding niya. Pero sabi ko, hindi ako welder. Kaya ganyan. Ito yung ano, si Makita. Hindi na niya nairaos. Talaga naglalaban ng dikit lang talaga ay itong dalawa na to, si Lotus at si Sequel. Mas lalo na siguro to guys, yung 60-11. Mas makunat. Itas na natin ng 80. Sana kaya ng 80 ampere yan. O kaya 90 na lang kasi makunat yan eh. Hindi ako sanay. Okay, eto isa. Itas natin ng 80. Or 90, yan. Yan. Tapos, mamaya ko i-adjust ng isa. Depende sa kaya niya kasi naghahabol na siya eh. Okay, unahin natin itong si ano. 60-11, yan. Okay, subukan natin. Nasa 90 ampere. Sana kaya niya. Okay, hindi ako marunong sa stringer eh. Okay, pagkatapos si Lotus. Okay, doon tayo agad kay Safewell. 59.90. Tapos natin para walang daya. Okay, ayan. Wow. Okay. Okay, same 100 ampere. Subukan lang natin. Huwag natin itaas mamaya kung Justin kasi hindi niya kaya. Talaga hindi, kasi nga sa 60-13 nga, hindi niya kaya kanina. Taas natin lang hanggang 200 na natin. Okay. Ito, baka kaya niya. And guys, kaya naman niya. Kaya lang, tinaas ko siya ng hanggang 200 ampere. Ngayon, ang problema lang kasi talaga ay malamang ko konti kasi yung diode niya, dadalawa. Baka yun ang masisiba kong just in case.
Okay, subukan naman natin sa yung tinatawag namin Supercito. Supercito pa itong 7018. Basta comment nyo na lang guys sa baba ko just in case. Tsaka itong ano, 7018. Subukan natin. Okay guys, kunahin natin si Top Loop. Ayan. Napatapos yung wire ko. Baka matulog. Subukan natin kay Safewell. Itaas natin na hanggang 120. Okay. Ayan, sakto-sakto. Subukan natin itaas guys, hindi niya kaya hanggang 150. Itaas natin hanggang 150. Baka sarali. Wala pa rin, hindi niya kaya. Itaas natin yung R-Force niya kasi wala. Pagsak. Wala. Hindi niya kaya guys sa ano. Hindi niya kaya sa 7018. Okay, subukan din natin kayo makita. Kung kaya niya ang 7018. 200 ampere ang setting niya. Okay. Hindi niya kaya taas natin. 260. Okay, wala, hindi na kaya guys, delikado. Baka masira pa ng tulo yan. Okay, itong portion na to guys ay para lang sa mga bago lang dito sa channel ni Juan de la Sagsa, mga hindi nakapanood sa mga repair ko nito at bukas ng mga welding machine na to. Pero kung just in case na gusto kong panoorin, hindi okay lang, mas maganda. May idea ka kumbaga, okay? Kukunahin natin si Lotus. Okay. Ayan guys, bilangin natin yung kanyang IGBT dito sa taas. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 yung kanyang IGBT. Tapos ang kanyang operation ay X. Pag ganun. 3-3. Yan. Malalaman nyo sa isang vlog ko ulit. Yung siguro susunod dito, explain ko kung ano yung X na yon. At saka yung isang klase ng welding machine na mas mahina. Kahit sabihin natin marami, pero mahina. Ito, 2, 4, 6. Parehas din lang. 8, 10, 12. 12 yung kanyang output na diode. Okay, subukan natin buksan yung isa. Parehas din sila na tri-board din lang ni Lotus. Pero yung kanyang input na IGBT ay apat lang. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ano? Tapos yung kanyang output na diode guys ay eto. Eto paano? Marami naman. 2, 4, 6, 8. Ayan, walo ay apat-apat magkabila. Yung kanyang kapasitor ay 5.
okay sa mga ano curious at talagang gustong patunayan, andun po sa mga vlog ko, hanapin niyo na lang po sa mga video ko. Okay. Next. Ay yung kay ayan. Ay, siya guys. Talagang suspense pa talaga dito pa ipinakita ko. Okay. Ito siya guys. Ito yung laman ng 300 ampere. Yung iba 500 ampere, 400 ampere, 350 ampere. Oh, narito naman. Oh. Ayan siya guys. Oh. Ito, dalawa lang yung kanyang diode. Maraming bakante pero dalawa lang yung nakalagay. Siguro pwede naman. Kasi nga, apat yung kanyang IGBT. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito paano, malakas din naman. Kaya lang tinipid dito. At limitado rin yung pwedeng ilagay. Kasi nga guys, pwede lang ilagay dalawang kapasitor. Wala na, hindi na. Pwedeng dagdagan. Ay, pwede pala, mayroon pang isa. Pero kulang pa rin. Kung just in case, 300 ampere. Ayan, yung kanyang IGBT, kulang na rin kung just in case 300. Kasi nga, ito paano, marami sana. Yung diode, pwede rin marami sana. Kaya lang, dalawa yung nakalagay. Yung kanyang diode, isa rin, 300 ampere. Pero itong dalawa na to, yan ang dalawa ko. Ayan guys, o dalawa din lang. Yung kanyang 50 ampere na input rectifier bridge type diode. Malamang yung presyo nito mas mura kumbaga sa mga ito. Kasi ito nasa 14 eh. Ito hindi ko alam kung magkano. Ayan. Okay. Ano bang mas matipid, transformer type or ito? Para sa akin guys, mas matipid ang transformer type. Sa repair, pero pag sa kahit sa kuryente, aba, matakaw siya. Okay. Next time natin pag-usapan. And guys, inabot na naman tayo ng pansamantala mga maalam. Next time ulit, kita-kita na naman tayo sa susunod na video ni Juan Dilasag. Alam mo na guys.